Hello mga Sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong Sangkay na si Sangkay Lons, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat, mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So, mega mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rab, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel, no? Malapit ng birthday ni Rachel. So, 28 ang birthday ni Rachel. Ako naman, birthday na ngayong 22, no? So, magkasunod lang kami ni Rachel no ng birthday. Golden na si Sangkay. Diyos ko. Hindi ko akalain, 50 years, mag-50 years old na ako ngayong ano, darating na nitong 22, no? Mega love shoutout also sa Trusa family, sa Team Kalingap, Kalingap Partners, Kaliwat, yung grupo ko, at sa lahat ng aking mga sponsors, sa lahat ng mga nagmamahal sa Sangkay, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito ay patungkol pa rin sa issue, no, ni Bente Boy. Yung nangyari sa kanya, doon sa loob ng GC, nagsalita si JP Alibio, no. Binanggit niya dito kung sino-sino yung mga nando doon sa GC. Meron akong video clips na ipaparinig sa inyo, audio clips na ipaparinig sa inyo. After natin na mapakinggan, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga Sangkay, pakinggan natin. Trending ka kayo na. Sus Mariusep. Sus Mariusep. Sus Mariusep. Sus Mariusep. Sama natin si Trending Boy. Bakit ba ako naging trending? Anong problema mo? Bakit ba ako naging trending? Ha? Anong, sige nga, hindi ba naging natin, bakit ako naging trending? Trending ka sa pangalan mo, Jesus Maricep, trending o. Ako naman po ay wala mang problema. Ako po ay pinaglalaban ko lang kung anong tama. Trending, Jesus Maricep. Saka po, ayoko rin, ako naman ay pinersonal niya rin ako, minura ako. Eh, alam nga naman. Ayan. Trending si shout out, Jesus Maricep. Chance mong magpaliwanag sa kanila sa pangyayari kasi ikaw ang durog na durog eh. Ipaliwanag mo sa akin. Sa mga... Hindi, sa live niya, hindi sa live ko. Sino man mag nagdurog sa akin? Kaya papatayin ni engineer. Wala man nagdurog sa akin. Hindi nyo kasi alam ang punotulo kasi ganito yun. Nagba sa GC, usapang GC. Nagbaba si kuya na yung mga tao na yun hindi muna ito ah. Para maano kayo, maalaman nyo. Kasi usapan GC yun eh. Dapat hindi na nila nireaksyonan. Ngayon, ako, magsalita. I-explain ko rin. Kasi hindi nyo alam lahat. Hindi nyo alam ang mga punot dulo eh. No? Explain ko. Dapat noon, hindi nasa GC. Nagbaba kasi doon ng may mga pangalan na hindi i-vlog. No? Ngayon, binablog. Eh, hindi naman namin alam yung usapan, kaya nag-react kami. Kasama ako doon. Kasama ako doon. Sana nag-react. Diba? At saka usapan GC yun, dapat hindi, ano, hindi... kami kasi, concern lang kami ni si binabas sila kuya doon eh. Eh, siyempre, nandito kami. Anong mangyari sa amin? Tulutin kami sa kangkungan. Concern lang kami kay Kuya Bal. Yung mga nagre-reaction ni Agol o sino man, hindi po nila alam na ano. At isa pa, dapat hindi sila kasali doon sa GC na yun dahil hindi naman sila charity vlogger. Ang pangalan doon sa GC na yun, Kalingap Charity Vlogger. Dapat wala sila doon eh. Kasi reaction ni sila eh. Doon sila sa ano nila. Diba? Si engineer, hindi lang nanonood sa kanila eh, kaya hindi rin nag-ano si engineer. Hindi nyo po alam ang mga punot dulo, bakit ganun.
minsan kasi nakakalimutan na natin yung respect. Respect the others. Ganun yun. Kaya ako, mag-explain ako ngayon, kaya pwede akong sumali kasi charity vlogger ako eh. At sa mga bumabanat kay engineer, umayos kayo ha. Sa totoo lang, tahimik lang ako, hindi lang ako masyadong umano, pero hindi dapat kayo kasali doon sa GC na yun. Siyempre, si Kuya Bal naman nag-add sa inyo, pero sa usapang charity vlogger, dapat tahimik lang kayo doon at nilalabas nyo sa ano. Kaya nga pinag-uusapan sa GC para walang ma-involve, hindi alam ng viewers, para ma-plan siya doon. Ngayon, nilalabas nyo. Nasaan yung mga utak nyo? Ha? Ayusin nyo kasi pag ako magsalita, dumidamay lahat ito. Maswerte lang kayo, mabait si Dudong GP. Ha? Huwag tayong ganan. Si ano yan, si Sil TV, si Bupil, nag-react yan sila. Engineer, ang daming mga sinasabi nila. Hindi may, alam nyo ba ang mga punot dulo? Ha? O, nandun naman kayo sa GC, nag-backread ba kayo? Kung ano ang mga sinasabi doon? Bakit kami nag-react? Diba? Manap lang kayo ng mga problema eh, pinapalaki niyo yung mga maliit na bagay. Kaya nga nandun sa GC para pinaplansya eh. Alam nyo ba, kayo lang talaga, totoo pala yung mga dati pang ano na pinag-usapan nyo sa GC, ilalabas nyo sa social media. Diba? Ito, kababayan ko to, Bisaya rin to, si Ma'am Sil TV eh. Huwag ganun, kasi pangit. Ewan ko kung nandun ka sa GC, baka binabalitaan ka lang tapos gumagawa ka kaagad ng reaksyon. Hindi, huwag ganun, pangit yun. Sinisira nyo yung imahe ng tao. Pinag-usapan yun sa GC para maiplansya natin. Ha? Buti mabait si engineer. Kasi ako talaga, muntik na ako magsalita doon. Na dapat wala sila doon kasi charity, usapang charity vlogger yun. Diba? So yun mga sangkay, at napakinggan na yung audio clips na aking kinuha. Ito mula doon sa live ni JP Alibio, no? So kung mapapansin ninyo kung bakit ako na yumuyo ko kanina, kasi nagsusulat ako dito kung ano yung mga sinasabi dito ni ano ni na kinakailangan sagutin natin ni JP Alibio, no? So gaya ng sabi ko, nagumpisa ito dahil nga nag-reaction siya, sumagot siya dito patungkol dito sa issue sa kay Bente Boy, nag-umpisa sa GC, no? Lilinawin ko lamang po muna bago ako gumawa dito ng reaction, no? Na ang gumawa ng reaction video sa kay Bente Boy ay isa na po ako. Pero ang nauna pong gumawa ng reaction para kay Bente Boy ay si Bopil. Nakita ko po yon after ilang hours, 10 hours yata. Ako gumawa na ng reaction video or more than 10 hours kasi inantay ko muna si Kuya Val na magsalita patungkol dito sa kay Bente Boy. Nung nag-live si Kuya Val, after ni Kuya Val mag-live, after ilang hours, gumawa ko ng reaction dito. Kasi ayoko po na magagaling sa akin, mauuna ako, nagagawa ng reaction video na wala pang ginagawang, hindi pa nababanggit ito ni Kuya Val, hindi pa niya na nasasabi dito sa kanyang YouTube, sa kanyang live, no? So, bago si Kuya Val magsalita, nauna si Bopil, gumawa ng reaction. Nangyari kasi ito dito sa GC, no? Sa aking reaction video, hindi po ako nag-name drop kung sino yung mga taong bumanat doon sa loob ng GC, sa kay Bente Boy. Kahit si Kuya Val walang binanggit yan, basta sinabi lang ni Kuya Val na tumalon si Bente Boy sa GC, sa mga GCs na kanyang ginawa. And yun din po ang sinabi ko, na tumalon si Bente Boy kasi ngay mga taong bumanat sa kanya doon sa loob ng GC. Sino-sino itong mga tao na ito? Wala akong binanggit sa aking reaction video kung sino-sino yung mga bumanat dito kay ano, kay Agol. Nagtataka ako, bakit lumabas ito, bakit nagsalita dito si JP, no, na nabanggit yung kanyang pangalan. Dahil dito yata kay Cell TV na panood niya,
Yung Sus Mariusep na kanilang sinasabi dyan, si Cell TV ang kanyang sinasabi dyan. Nireview ko rin yung kay Bopil. Walang pinangalanan si Bopil na mga tao na mga bumanat kay Bente Boy doon sa loob ng GC. Ngayon, sino-sino ba yung mga nandoon na mga reactors sa loob ng GC na yan? No? Pilin-pili po yung mga reactors na ipinasok ni Kuya Val dyan sa GC na yan, no, sa mga charity vloggers na GC. Sinong nandoon? Si ako? Nandoon ako, ipinasok ako ni Kuya Val, si Bopil, si Birador. Yan po yung mga reactors na talagang active na reactors na ipinasok ni Kuya Val doon sa loob ng GC. Meron doon si Maymay at saka si Teacher N nandoon. Pero hindi naman sila gumagaw ng reaction, di ba? Tagabalita lamang sila. Pero yung talagang reactors na nandoon, tatlo kami. Kina-question ni JP kung bakit kami nandoon. Bakit nandoon mga reactors? Ngayon, if JP, if you're smart enough, dapat alam mo ang sagot sa iyong katanungan. Hindi mo dapat questionin kung bakit kami nandoon dahil ipinasok kami ni Kuya Val doon sa loob ng GC. Kung hindi mo masagot yung tanong mo, bakit hindi mo tanungin si Kuya Val? Bakit kami pinasok ni Kuya Val doon? Ano sa tingin mo kung bakit kami pinasok ni Kuya Val? Isipin mo. Gamitin mo ang utak mo kung bakit kami pinasok ni Kuya Val doon sa loob ng GC. Hindi kami pinasok ni Kuya Val doon sa loob ng GC na yan na pang mga charity vloggers lamang para gawin kaming palamuti doon. Ibig sabihin, meron kaming papel dyan. Ang lahat ng mga tao na ipinapasok sa loob ng GC, ibig sabihin, mahalaga, importante. Di ba? Kaya wag mong questionin kung bakit kami nandoon. Ngayon, ang tanong mo, si Cell TV wala doon. Kasi si Cell TV binabanatan nyo. Si Cell TV wala doon sa loob ng GC na yan. Malinaw, no? Kung sino yung nandoon. Birador, Bopil, ako. Malinaw kung sino-sinong nandoon at wala doon si Cell TV. Ang tanong, bakit nalaman ni Cell TV yung mga tao na mga bumanat kay Bente Boy? Yun ang tanong. Bakit nalaman? Bakit nalaman ni Cell TV kung sino-sino yung mga tao na bumanat doon sa kay Bente Boy? O sino-sino lang ba nandoon? Sino-sino lang ba yung mga nabanggit doon? Sino ba yung mga kagrupo ni Cell TV? Hindi ko sinasabi na si Bopil ang nagbigay diyan, di ba? Ng feedback, nagbigay ng information sa kay Bo, sa kay ano, sa kay Cell TV. Alangan naman ako, di ba? So totoo yung may point yung sinasabi dito ni JP na kung usapang ano, GC, dapat hindi nilalabas. Bakit nailabas sa loob ng GC na yan, kung sino yung mga bumanat dyan kay Bente Boy? Dahil kahit reviewin ninyo yung aking reaction video, hindi ako nag-name drop. Si Bopil din, hindi rin nag-name drop. Kaya palaisipan, sino ang nag-screenshot, ang nagbigay kay Cell TV sa mga tao na yan? Bakit na, ako hindi ko na pinanood yung, hindi naman kasi talaga ako nanonood sa mga live ni Cell TV, no. Hindi ko alam kung binanggit niya doon si Engineer Agol at saka si JP sa kanyang live. Pero bakit umaalma dito si JP at pinangalanan niya dito si Cell TV? So meaning napanood niya sa kay Cell TV na binanggit ang kanilang pangalan. So yun yung question. Paano nalaman ni Cell TV kung sino-sino yung mga bumanat dito sa kay Bente Boy? Di ba? Ngayon, pinagdidiinan kasi dito ni JP na trending si si Engineer Agol. Hindi naman, wala namang trending . Wala akong napapanood, wala akong naririnig, na wala akong nakikita na trending si Engineer Agol patungkol diyan sa pagbanat sa kay Bente Boy. Ko total inamin mo na rin lang naman, JP. Ikaw ang kauna-unahang bumanat doon, ikaw ang kauna-unahang nagsalita doon sa loob ng GC.
laban sa kay Benty Boy, dapat hindi ka na nagsalita. Inilaglag mo kasi ang sarili mo dito. Walang taong may nagsasalita, walang taong wala akong pinangalan ng tao kung sino ang mga bumanat doon sa loob ng GC kay Benty Boy. Ni-review ko rin yung kay Bopil, wala rin kay Bopil. Hindi ko alam kay Cell TV kung pinangalanan kayo. So since na pinangalanan mo, ikaw mismo nagsalita ka. Edi malinaw na malinaw na isa ka doon sa mga bumanat sa kay Benty Boy. Edi nadamay mo si Engineer Agol. Wala gaya ng sabi ko, wala akong napapanood ng mga live or mga reactions na patungkol na dinadamay dito si Engineer Agol. So malinaw lamang na nagsalita na rin si Engineer Agol. May mga sinabi diyan si Engineer Agol na ipinagtanggol lamang si Kuya Val. So ibig sabihin inaamin niya na isa siya doon sa mga nagsalita patungkol kay Benty Boy sa loob ng GC. So kayong dalawa na umamin na diyan. Sinasabi dito na nagtatanong siya bakit trending. Yun nga, tinatanong niya bakit daw siya trending. Tapos may sinabi si Brother Paz na durog na durog. Sinabi nagtanong si Engineer Agol, sino ba ang dumudurog? Yun yung karugtong doon, yung connection doon sa sinasabi ko kanina na wala akong napapanood na mga reaction videos na nagte-trending na dinudurog si Engineer Agol. Di ba? So sana JP dapat pinag-iisipan mo. So bago ka nagsalita dito kung sino-sino yung mga mapupuruhan dito sa ginawa mong pagla-live na ito. Malinaw na inamin mo na isa ka doon sa mga bumanat sa kay Benty Boy. Tabi mo usapang GC, oo tama, usapang GC dapat hindi nilalabas. Gaya ng sabi ko may point ka doon, dapat hindi nilalabas. Pero yung sinabi mo na dapat hindi nire-reactionan. May pwedeng siyang reactionan yung ganon, pero kagaya ng ginawa namin na dapat hindi nag-name drop ng mga pangalan kung sino mga bumanat doon. Di ba? Yun yung sabi mo, nasaan ang mga utak nyo? Nilalabas na nasaan ang mga utak ninyo? So, ikaw, question ko, nasaan ang utak mo? Kasi kasama ako dito eh. Kasi nasa loob ako ng GC. Kino-question mo kung bakit kami nandiyan sa loob ng GC. Gaya ng sabi ko kanina, if you're smart enough, alam mo ang kasagutan kung bakit kami nasa loob ng GC na dapat pang mga charity vloggers lamang. Dapat alam mo yon. Alam mo ang kasagutan kung bakit kami nandiyan. Gaya ng sabi ko kanina, hindi kami palamuti na ipinasok dyan sa loob ng GC. At iilan lamang piling-pili na mga reactors ang ipinasok ni Kuya Val dyan sa loob ng GC. Bakit? May purpose. May purpose kung bakit kami pinasok dyan. Para magmatyag? Well, nasa sa inyo na yan. Pero, dapat yung mga tao na ipinapasok dyan ni Kuya Val na mga reactors sa loob ng GC, dapat maghinay-hinay, magdahan-dahan. Hindi dapat nagpapalabas ng mga masisilang bagay, di ba? Kagaya niya, nalaman ni Cell TV. Bakit nalaman ni Cell TV? Ito yung question. Bakit nalaman ni Cell TV na sina JP at saka si Engineer Agol ang bumanat dyan sa loob ng GC kay Benty Boy? Ito yung dapat, magkakaroon tayo dito, papasok dito yung trust issue. Dapat maging tayo, marunong tayo sekreto na kung pang GC lang. Pero yung paggawa ng reaction na patunggol dyan sa pangyayari sa kay Benty Boy, it's okay. As long as na hindi tayo nag-name drop at hindi sinasabi kung ano nga ba talaga ang totoong pangyayari doon sa loob ng GC. Kasi ako, ang reaction ko, nagbase ako doon sa live ni Kuya Val. Yung live ni Kuya Val ang aking na-reactionan doon na kung bakit si Engineer ay na bakit si Benty Boy tumalon sa kanya sa mga GCs. 'Di ba? Pwede mong i-review yung aking yung aking reaction video. Pero pinangalanan mo kasi dito si Bopil at saka si Cell TV, ibig sabihin doon ka may issue sa kanilang dalawa.
Pero yung sa akin lang dito, yung pag-question mo na kung bakit kami na mga reactors nandoon sa loob ng GC, alam mo ang kasagutan niyan kung matalino kang tao. So maraming salamat mga sangkay na sa panonood dito sa aking reaction video nito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.